Basta apat na estudyante. At pagkatapos, nagkuhan sila. Naghugot ng kanilang mga patalim. At sinugod ako at pinagsasaksak ako. No? Wala akong kalaban-laban, wala akong armas. Tumalon ako sa bintana. When I landed on the ground, umaagos yung dugo. Yun pala, may sugat ako rito. At saka, naramdaman ko na may tumutulo din dito. At ginanon ko, napakalaki nung sugat ko rito. Pagkatapos dito naman, dumadaloy din yung dugo. Sabi ni Enrile, selos ang ugat ng mga pangyayari. Tungkol sa babae na naman yun eh. Isa doon sa apat na lalaki na mga estudyante na kumuhan sa akin, umatake sa akin, lumiligaw sa kanya. Hindi ko naman alam yun. Nagsampan ang kaso si Enrile laban sa mga umatake sa kanya, pero ibinasura ito ng korte. At imbes na bigyan ng hustisya ng eskwelahan, kinampihan pa nito ang mga nanakit kay Enrile. Member ng Board of Trustees o malakas doon sa Board of Trustees ng eskwela na si pinapasukan ko. Kaya, yun ang nangyari sa akin. Ako ang may kasalanan, napatalsik ako. Sa loob-loob ko noon eh, ganito pala ang buhay ng mahirap. Pag wala kang kakayahan, hindi patas ang labanan. Dahil sa nangyari, nagbago ang isip ng batang Juanito sa kanyang pangarap na maging inhinyero. Nooy inambisyon naman niyang maging magaling na abogado, katulad ng kanyang ama na hindi pa niya nakikita at nakikilala. Ako very despondent noon. Wala na akong chance na makapag-aral muli. Pero gusto ko pa rin na humanap ng paraan kung paano ako makapagpatuloy. Para makaipon ang pangmatrikula, pumasok na laborer sa construction si Enrile. Sa kanyang huling sahod sa construction, pumunta si Enrile sa pari at dumaan sa bahay ng mga Peralta. Doon siya inabot ng giyera. Yung mga hapon, bagong dating sila, mababait sila. Hindi sila, wala silang sinasaktan na tao. Nag-umpisa yung pananakit nila, siguro mga kwan na mga kalagitnaan na ng 1942. Si Enrile ay na-recruit at sumapi sa gerilya. Siya ang naatasan ng Hunters or OTC na maniktik at tumukoy sa mga instalasyon ng mga Hapon. Pero nakuha ng mga Hapon ang listahan ng Hunters or OTC. Hinuli si Enrile at pinahirapan ng Kempeitay. Dito siya naikulong daw si Sir Enrile. Kasi yan ang sinasabi niya lagi. Na pag pumunta dito, sinasabi niya dito. Si Esi ang bantay ng La Granja. Dating pagawaan ng alak sa pari na ginamit na kulungan ng mga Hapon noong panahon ng giyera. 100 daw silang naikulong dito. Tapos sa kabila daw, 200. Hindi malimutan ni Enrile ang 89 na araw niya sa Bartolina ng La Granja. I cannot describe ang feeling ko talagang para ba ako yung tigre o leon, no? Kaya animal na for the first time mapapasok sa kulungan. At for the first time in my life, ako ay nanalangin sa Panginoon. Sabi ko, Diyos ko, tulungan nat in Ilocano. Apo Diyos, tulungan nat. Gabi-gabi, naririnig daw niya ang sigaw ng mga kasamang pinahihirapan ng mga Hapon. Siya mismo ay na-torture ng mga Hapon. Pinapalo ako ng buntot ng pagi, manamalaki. 2 beses ako na linunod sa tubig. Hindi mo maalaman kung anong gagawin mo. Hindi naman ako makagalaw dahil nakatali ako. Nalalanggap mo na yung tubig hanggang mawalan ka ng malay. Magpapass out ka na lang. Pinangako ko sa sarili ko na kung may pagkakataon ako na makatakas, kahit na napakaliit ng chance, ay tatakas ako. Dumating ang pagkakataon na yun para kay Enrile nang minsan mag-air raid ang mga Amerikano. Nakatakbo siya sa gubat at tuluyang nakawala sa mga Amerikano. Ako, hindi nakapaligo ng 89 days. At saka, hindi na namin alam kung mabaho kami o
Hindi, napansin ko noon, terrible ang katinang katawan ko, no? Yung pala, nakita ko na marami pala akong kuto sa katawan ko, yung body lice. Nakasama ulit sa mga gerilya si Enrile. Nang dumating ang liberation, isang maganda at hindi inaasahang balita ang nakarating sa kanya. It's about siguro late August of 1945, sinusundo ako dahil gusto niya ako makita ng tatay ko. Tinabayaan ko na yung aking trabaho doon, hindi na ako nag-report. Walis kami sa Aparin.